Nanghihina na ang dolphin ito nang makita ng mangingisdang si Elmer Solmerin sa baybayin ng barangay sa Lapasap, Kabugaw, Ilocosur. Kwento niya, inakala niyang isang malaking isdang dolphin na nakita niya noong Linggo. Nagtawag pa raw siya ng makakasama para buhatin ito. Pero nang makita raw ito ng kanyang manugang, sinabi nito sa kanya na hindi isda kundi dolphin ang nakuha niya. Sumangkot kang di dyan, dolphin, kung dati manugang ko. Sibibiyag ko na. Ipagkayod ta danuman ta agbiyag garod ko na. Hinatayang isang taon na ang edad ng nahuling bottlenose dolphin. May haba itong 74 na pulgada at lapad na 35 pulgada. Ayon sa veterinaryo na tumingin sa dolphin, wala naman daw itong natamong suga. Talaga nga nagsunga talaga dito, tagapunan. Babali siguro nga nabungbungan, nung anyaman sa nunuhangan nabungbungan mo, nung naikuha mo, nidas niya dito, atakuha mo dito, na nagitay mo trips, nagitay ako ha, sunga nidumpa-dumpa lang siguro. Isang endangered na serpent eagle naman ang nahuli ng isang residente sa barangay ng Gopuan, Danglas, Abra. Sugatan ang kanang pakpak nito. Hinihinalang binaril ang ibon. Nasarakan na kanda ito eh. Kaya gapwenta da sugat na, may daintod dito ayan ti munisipyo ti Danglas. Agad namang tinahi ang sugat ng agila. At para mabigyan ng kaukulang atensyon, dinala ito sa Parks and Wildlife Rescue Center sa Maynila. Ang Danglas ang isa sa tirahan ng Philippine Eagle sa probinsya ng Abra. Iba't ibang klase ng agila ang makikita rito. Tali, di ay ti Mount Cedar and Mount Gumaya. Iso ti ay ti may isang target tayo ng kanti Philippine Eagle. Muling paalala ng mga otoridad sa publiko, huwag sasaktan ang makikitang mga hayop. Ipagbigay alam din kaagad sa mga kinuukulan ang pagkakahuli sa mga ito para mabigyan ng kaukulang atensyon.